Isa po sa mga principal sponsors ng anti-terror law, si Presidential Aspirant Panfilo Ping Lacson. Nasa Cebu siya ngayon para sa Visayas leg ng kanyang pangungusta sa mga botante. At naroon po live ang ating partner na si Mian Los Baños. Mian, anong reaksyon ni Senator Ping sa naging desisyon ng Korte Suprema? Bok, magandang gabi sa iyo. Masaya si Senator Ping Lacson doon sa naging desisyon ng Korte Suprema bilang principal sponsor nitong anti-terror law para sa kanya. Ang ini-expect daw kasi ng mga petitioners ay maging unconstitutional yung buong batas. But the fact na, gaya nga sabi mo sa iyong news explained, dalawang provision lang yung napakialaman, masayang masaya itong si Senator Ping Lacson maging si Senate President Tito Soto na kanyang katandem. Dahil para sa kanila, peace wins daw at nanalo pa rin, hindi lamang sila na gumawa nitong batas na to, pero nanalo at nanatili na constitutional yung batas na binuo ng Kongreso. Bok. Pero sa kanyang pananaw ba, itong pagkakadeklarang unconstitutional dun sa dalawang maliliit na bahagi ng anti-terror law, ito po yung may epekto dun sa overall anti-terror law? Wala, hindi nila inindayan na Bok. Tinanong natin yan kay Senator Ping Lacson kanina doon sa kanyang press conference. At ang sabi nga niya, ang mahalaga sa kanila is nananatiling constitutional yung buong batas, may implement na ngayon yung batas, at nakabuti pang araw na napakialaman itong dalawang provisions na to, at least nabigyan daw ng kaliwanagan dahil ito naman talaga yung laman ng mga petisyon. And after more than 30 petitions, ay may implement na daw sa wakas itong batas ito o magiging maliwanag na itong batas ito. At ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, ang mahalaga daw sa kanila, matanggal tayo sa listahan ng Global Terror Index kung saan pangsyam ang Pilipinas sa may pinakamalalang terorismo sa buong mundo. Kaya gusto daw nila magkaroon ng ngipin itong batas kontra terorismo, Bok. Okay, Bok, ano pa yung ibang kaugnay na balita dyan? Well, gaya ng nasabi mo kanina, ay umpisa ito ng Visayas leg ng Lacson-Soto tandem. Magsisimula sila ngayong bukas, Cebu, and then Dumaguete by Saturday, and then by Sunday, Samar. Samantala, Bok, kaugnay pa rin ng balitang anti-terror law, naging usap-usapan din online ang kontrobersyal na anti-terror law nitong mga nakaraang araw. Simula noong December 7, Martes, nang i-anunsyong nagbotohan na ang mga mahistrado ng Korte Suprema, hanggang ngayong araw, umabot sa halos 9,000 ang mentions ng anti-terror law online. 26% sa mga mention na yan negative, 11% ang positive, 5% naman ang not rated, habang 56% ang neutral. Kung sisilipin naman natin ang emotional comparisons, marami ang pumuso. Kapansin-pansin ding marami ang natuwa. Pero may ilan ding nagalit, nalungkot, natakot at nagulat. Nangibabaw naman ang mga salitang anti-terror law, Supreme Court boots, killer caveat, false information at anti-terror law petition.